So ito, may nakuha ako dito, no? Tignan nyo. Ang dami niya. Nakikita nyo? Yan, oh. Nakikita nyo? Ang dami niya. Sumibol siya ng marami, oh. Jackpot to, jackpot. Siguro mga, lampas 500 yung mga piraso yung mga yan, or 300 something. Yan ay medyo malaki. Tapos meron pa rin dito natitirang medyo malilit pa. Marami pa rin to, oh. Good afternoon po. Ngayong vlog ko ay nakita niyo po, ito ay isang ito po yung stargazer ko. Ang gagawin ko, bubunutin ko na siya at tatanggalin ko na yung bulb. Tatago ko na yung bulb. Mid-autumn na, so malamanta lang. Ikikip ko yung bulb para hindi siya mabulok. Kasi pag autumn, katapusan ng autumn, puntang winter, medyo mas maulan yun, no? Kita niyo naman, malaking pasapunlaan lang siya, so kailangan ko siyang tanggalin at itago ko yung bulb para pagdating ng before ng spring, itanim ko na siya sa isang paso na malaki para so, baka yung ugat niya is maka-expand ang maayos. Mawawa naman kasi, no? Ay, no? Ayan, no? Ayan din siya sa bawat isa, yung bubunutin ko isa-isa. Same time, kukuha tayo ng bawat isang puno na ito, bawat ito. Ayan. Bawat isa. Kukuha tayo ng dalawa hanggang tatlong scale. Tapos yung ipapropagate natin. Wala naman tumubo na ano eh. So, gawin natin. Snap natin yan. Ayan. Ayan. Pwede makakuha tayo ng mga dalawang scale dito, no? Yung ipapropagate natin. Oh. Mukhang hindi pa ganun malaki, no. Hatay ng pinaka ano. Yun. Yun. Scale. So, ito yung propagate natin. Napatay ng ano. Yung magandang scale yun. Yung outer scale ang yung lang sinukuha natin. So, itong scale. Yan o, dalawa. So, isasalansa natin sila dito. Tapos dito yung mga scales kabila. Mas mataas pa dapat ang kailangan dito, no? Pero tatabunan pa natin kasi yan ang yan. Tatabunan natin yan. Isalansa lang natin siya dyan. Para pagdating ng mga ilang buwan, tutubo na yung mga ugat dyan. Ready na siya for planting para sa spring. Kita nyo guys, oh. Ito yung pinaka main na puno niya. Ito yung pinaka main na puno. May tumubo na siya isa dun, oh. So ano na siya. Oh, see? Yan na siyang ano. Ando makikita nyo, may tumutubo siya doon, oh. Yan, oh. Nakita nyo, may tumutubo siya doon. Yan. Guys, kahit ganyan yung kaliit, tutubo yan. Pati tinanim nyo sa magandang taniman, tutubo siya. Ano? Okay. Ito, gamitin pa natin to sa mga tutubo dun sa ipapropagate natin sa may scale, no? Sa scale propagation, yung mga tutubo dun, dito natin yung tatayin ulit. Kung nakikita nyo ito ng maayos, no? Dito siya tumubo. So, itong part na to,
kitang-kita naman itong part at hindi na siya tutubo, ano. Ang kata niya yun, oh. Dito na, yung next na tutubo, dito na siya. So, pwede natin siya kunin lahat ng scale niya dito. Nakuha na tayo ng drone scale dito. Yun, oh. Eh no, natsambahan tayong isa dito. May kita nyo ba? Isang puno siya. So ito nyo pala yung mga bulb ko no, na hinukay ko doon. So marami pa mga panghuhukayin ulit doon sa may maliit na punlaan na yun. So ito, may nakuha ako dito no. Tignan nyo. Ang dami niya. Nakikita nyo. Yan no, pinakikita nyo. Ang dami niya. Sumibol siya ng marami oh. Jackpot to jackpot. Nakita niyo mga ano to, 20 plus to, mga siguro mga 23 ang sumibol na bagong bulb dito na maliliit no. Yung iba na nahulog na kaya nilagay ko na doon. Parang may naisip ako gawin. So next season siguro gagawin ko itong ano para tumubo na ganito. Subukan ko lang no kung ano kung tutubo ulit siya ng ganito. Parang may nakita kasi ako magandang idea para tumubo siya ng marami sa stem niya no. Susubukan natin next season. Pero ngayon, gawin natin ito. Ling, dami oh. Swerte, jackpot to. Sana hindi map, ayun oh. May ugat siya oh, may ugat pa rin siya oh. Ayun oh. Ayos. Ayos talaga. So ayun po, natapos rin yung aking pagbubunot doon sa mga Stargazer. So ito na sila na nilipat ko sila dito. So, ito na yung yung mga may na scale ko, tsaka yung medyo maliliit mga ganito. Yan yung mga maliliit ng ito, dito ko nilagay. So ito maliliit na to, ilipat ko to sa isang lagayan. Pa doon lang sila no, sama-sama yung maliliit at medyo malaki. Sama-sama sila. Tapos itong scale na to, papropagate ko ito, no? Itong mga scale na ito. Marami yan dyan, yung scale, no? Ang maliliit. Kailangan sama-sama sila. So yung malaki, ito na po lahat ng malalaki, no? Ang dami nila. Hindi ko alam kung ilang bilang ng mga ito. So ang dami, no? Ibang ko siguro mga, nampas 500 yung mga piraso yung mga yan, or 300 something. Yan ay medyo malalaki. Tapos meron pa rin dito ng natitirang medyo maliliit pa. Marami pa rin ito. Marami pa rin sila, no? So ang gagawin ko, malapit ng winter, autumn ngayon, mid-autumn, maulan. Yung iba nga nahukay ko is medyo bulok na. So dahil nabasa sila lagi,
Kaya nilagay ko ganito, no, kasi ganito mong ginagawa pag nung last year, ganito rin ginagawa ko, no. Inuhukay ko sila, tapos nilagay dito. Tapos mga before mga spring or pagka spring ng September, tatanggalin ko ito dito, tatanim po sila sa may mas malaking paso, no, o mas malaki sa lupa. So ito, tatabunan ko ito. Tatabunan ko ng lupa. Hindi man tututubo agad kasi tapos na silang magmulaklak or they are already dormancy. So tatabunan ko sila, no, para keep moist sila, hindi sila mag-dry. At the same time, hindi rin siya tutubo kasi hindi pa ito ang tamang time na para tumubo sila. So tutubo yung mga yan mga bandang October, mga ganun ang taniman ng mga Stargazer dito. So nalagyan ko na sila ng lupa. Tabunan ko sila ng lupa. Tapos pag magaya ito, dapat wala siyang direct sunlight, no? Dapat sa ano siya, sa lilum siya. Para hindi siya mag-dry out. So, tabunan lang natin. Para maging moist lang siya. Kung makikita nyo, kung ito, yan o, kung dito siya, kita nyo itong Stargazer na to. Hindi ko na siya kailang bunutin kasi na tinan nyo na mataas siya. So yung tubig nyan, magdedrain lang siya yung tubig sa ilalim. No? Pupunta lang sa ilalim yung tubig. So hindi siya mabubulok. Hindi mag-stay yung tubig dyan, hindi mabubulok yung bulb natin dyan. Kaya hindi ko na yung kukunin. Although ito sana yung pinakamaganda na para kuhanan ng scale natin. Kasi malaki ito, no? Mga malalaking bulb ito, mga nandito. Una kong tinanim. Malalaking bulb na ito. So, gagawin ko dito. Dagdagdagan ko pa. Pag puputulin ko na ito, pag malapit ito naman, no? Puputulin ko na itong mga ito. Tapos tsaka ako papatungan ng mga siguro mga 3 inches pa. O 2 inches. 3 inches to 2 inches na lupa. Para, ano, yung bulb niya. Mas maganda pa yung tubo niya. Mas malalim na rin ng konti. So, ayun po, no? Pinakita ko na sa inyo kung ano ginagawa ko para safe yung ating bulbs pagdating ng mga tag-ulan na kagaya nito. Para hindi sila masira. So, from digging hanggang paglagay natin sa natin dito para hindi sila mabulok para pagdating ng mga spring, pwede na natin sila i-transfer sa labas. So ayun po, maraming salamat sa inyo sa pagtambay. Until next time po. Thank you.